makapatid, sa pagkaiwang na ito ng ating kapistahan sa karangalan ni San Martin bilang bahagi ng ating emosyon sa ating patron. Pagkaman po ang kanyang kapistahan ay November 3, ay pinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng November. Kaya kasama nito, isama natin yung ating patuloy na panalangin para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. May ugali tayong ipagpaliban ang ating gawain, ganyan din ang pagpapasya at ang pag-aalaga ng sarili sa isang layunin. Pagdating ng tatlong araw para mag-desisyon o gumawa, bahala na ang naibubularas namin, itinuturo sa atin ng kabinhaga ng 10 dalaga na pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsasabi ng bahala ay ikapapahamak ng aming buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano bilang mga mananampalataya dapat ay maging handang makapagpo ang Diyos sa mga taong ating makakasalubuhan at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, aminin namin ang aming mga kasama kung tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na tutulog ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Awaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa mga kasalanan at pagtumayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri.
sa landas ng kababang loob upang sabihin niya ang kadangilan sa kalangitan. Gawin mong aming sundan ang mga halimbawa ng maningning upang kami marapatin mong dakilan kaysa niya sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Kanunay. Ang kanunay ay magniningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ang naghahanap sa kanya. At nakikita agad ang mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarantahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Sapagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga nagahal ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May isang dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, ang lima sa kaili hamal at ang patlimay matalino. Ang mga hamal ay nagdala ng kailang mga ilawan at hindi nagbaho ng langis. Subalit ang mga talino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Kaya't ang ating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking kakasal sa lubungin ninyo. Agad nabango ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga dalino, bigyan naman ninyo kami ng konting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh, baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng paratalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya lumakad ang 5 hamal na dalaga, samantalang bibili sila, dumating ang lalaki kakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilit ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hamal na dalaga, Panginoon, mapasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magpantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinutuloy ka ng Panginoon Jesus Kristo. Happy Fiesta sa bawat isa. Happy Fiesta rin kay Father. Palakpakan natin ng Diyos. Malakas na palakpak. Ano po? Salamat San Martin sa patuloy mong paggabay, pamagitan at pagdarasal sa aming bawat isa. Palakpakan natin siya. Tumayo nga yung mga senior citizen. Tumayo senior citizen. Sila yata ang sponsor ngayon. Palakpakan natin sila. Isang parting ba senior citizen ng namatay? Yes! Kailan ba siya sinilang? 1579. Namatay siya 1639. Ano ibig sabihin? 60 years old. Eksakto, eksakto. Tumayo nga ulit yung mga senior citizen. Tumayo. Kung kakapasin si Father mamaya ng handa, magpadala kayo. San Martin ay 60 years old nang namatay. Senior citizen. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga na. Kaya tinan niya ang kanyang mga larawan. Naghanda lang San Martin o he really checked himself to higher priorities. So yung mga checking ourselves, pakilakas na, checking ourselves to higher priorities. To higher priorities. Huwag niyong malilimutan yun, ha?
Minsan, mag-iisip kang mag-discern o mag-inilay. Ako ba'y pinahiram ng Diyos ng buhay para maging mahamot? Para maging tikoy? Para hindi pumansin ang aking kapwa? Ako ba'y pinahiram ng Diyos ng buhay na ganito lang na simple? Sinilang, nag-aral, nagtrabaho, pagkatapos ng trabaho, nag-retire, nagkapo, ngayon na ako, ganito na. Ganito lang ba ang dahilan ng Diyos kung bakit ako pinahiram ng buhay? We have to really examine or discern or meditate on higher priorities. We really have to check our own selves into the day-to-day life. Amen ba? Kaya nga, sino sa inyo ang maagang natulog kagabi? Taas ka ang kamay? Anong oras ba kayo natutulog? Tanong mo nga yung katabi mo, anong oras ka ba natutulog? Medyo po yan kamay. Ano? Siguro, nag-isip ka ng iahanda ngayon. Eh, simple lang naman ang paghahanda, di ba? 1 kilong manok, 1 kilong mamoy, 1 kilong maka. Okay na, 1 kilo. Bilang pasalamat sapagkat walang ano, walang nangyaring masama sa ating parokya. Walang nangyaring masama sa ating subdivision. Meron bang masakel? Tanong ko sa inyo. Wala! Meron bang linggo na naganap? Wala! Diba? Meron ba rito na kung saan ay ano? Naging salo para magkaroon ng sakit at karamdaman? Wala! Kaya bilang pasalamat sa kanya, palakpakan natin sa Martin. Yeah. O kaya sabi mo sa'yo ko nabi, maghanda ka. O sabi mo, maghanda ka. Ayan, sino may handa? Taas kang kamay. Sino walang handa? Naku ha, meron pang panahon. Meron pang oras. Kaya nga pinayas San Martin sa buhay niya, pinaghandaan niya. Ano ang binigay niyang higher priorities? Paglilingkod. Yan naman talaga. Ang layin ng Diyos kaya pinahiram tayo ng buhay ay hindi para maging mayaman, hindi para makilala sa lipunan, hindi para maging tanyag, kundi ang layin ng Diyos kaya tayo pinahiram ng buhay ay para tayo maglingkod. Palakpakan natin sa Martin. O kaya no? Kaya sabi mo sa'yo na sabi, maglingkod ka. O sabi mo, maglingkod ka. Ang paglingkuran mo yan ang Diyos. Kaya kita mo, pag nakita mo yung mga larawan na yan, no? Puro paglilingkod. Paglilingkod sa mahirap, pangangalaga ng kaluluwa. Yan ang ginawa ni San Martin. At yun ang kanyang naging paghahanda sa pagkatagpo nila ng Panginoon. Sapagkat tayo bawat isa, kapag tayo namatay, haharap tayong lahat sa Panginoon. Sinaniniwala doon, taas ka ang kamay. Taas ang kamay na naniniwala ka, sa Diyos. Yan. Palakpakan natin ang Diyos. Ano? Kaya nga noong linggo, binigay ko ang pagkakaiba ng iba't ibang relihiyon ang kanilang paranaw sa pagkamatay. Kung anong mangyayari sa kaluluwa pagkatapos mamatay. Sabi nila, Hinduism. Nakilakas ka? Naniniwala pa sa
isang tao sasalin sa iba. Tinanungayan ka kami mo, sabi mo, payag ka ba? Pag namatay ako, sasalin ang kaluluwa ko sa iyo. Ha? Siguro hindi ka papayag. Pero yan ang paranaw ng mga kapay, ng mga taga-India, ng mga may barot sa ulo, at higit sa lahat pa, laging may dalampayo at nakaalok ng patuguan. Amen pa. Iba naman ang Budismo. Sabi mga Budismo, yan yung mga nagdala ng paputo. Nasabi, pagkaroon kayo ng paputo, matatanggal ang malas. Yan nagdala ng mga Halloween party na kapag meron daw ganyan, merong kaluluwang nawawala. They have the so-called lost soul. Bakit? Sapagkat hindi sila naniniwala na ang tao'y may kaluluwa. Ito lang daw ay hadlang at sadabal para ang tao ay umunlad. Kaya Budismo, may kita mo sa Asia, sa China, sa Thailand, sa Japan, sa Cambodia, at iba't ibang kalapit na bayan. Siguro, nandiyan na silang lahat ngayon sa ancient summit. O darating pala, palakpakan natin ang Diyos. Yan ha? Hindi lang yun. Sabihin nyo, ano, Judaismo. Takalas nga? Judaism. Iba naman ang kailang panaw. Na kapag ang tao'y namatay, antimano, haharap sa Diyos. Pag ikaw ay hakal, impyerno. Kapag ikaw ay banal, langit. Sila yung mga tao na nasa Israel, na nasa Egypto, nasa Jordan, at sa ibang parte ng Saudi Arabia. Yan ang paniniwala nila sinusunod sa kanilang buhay. Amen ba? Iba rin ang Islam. Sabi nila Islam. Sila naman yung mga tao na ating mga kapatid na Muslim. Nakikita niyo sila sa Indonesia, sa Malaysia, at sa ibang panig pa ng bansa. Marami sila, pero ang panaw nila ganito, kapag ang isang tao'y namatay, may bababang anghel. Na kung saan ang anghel na yan ay dadalhin ka sa basya. Sabi mga basya. Kakalas ka, basya. Paano ba handaan ang basya? Di ba sinanood ng pelikula ni basya? Sino ang kanyang kapambahan? Sino? Si Popoy. Kokoy pa o Popoy? Magaling din kayo. Ano? Anong pelikula? One More Chance. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan ha? Sabihin niyo ang basya. Basya. Ay, hindi sabihin ang basya. It is a place in between hell and heaven. Yan, aking mga kapatid, na kung saan daw dyan, dadalhin ang kaluluwa ng anghel. Pag ikaw ay matalino, langit. Kapag ikaw ay mahal, impyerno. Kaya nga sa mga ebanghelyo po natin ngayon, puro paghahanda. Eh, alam niyo naman ang paghahanda, eh, di ba? Naghahanda tayo sa fiesta. Naghahanda tayo ng lahat ng dadalhin patungo sa eskwela. Natirayin tayo ng mga magulang ng bata pa. Pinaghahandaan tayo na makakain araw-araw. Naghahanda tayo ng pagpasok sa opisina. Ang buhay natin lagi ay paghahanda. Pinaghahandaan natin ang ating sarili sapagkat tayo'y darating sa life after death. Sabi nga, life after death.
Sino ba sa'yo iniwala sa life after death? Taas ka ang kamay! Kaya, tanungin mo ang katabi mo, kailan ka ba? Hindi natin alam. Pagkatapos ng buhay na ito, meron tayong pagharap sa Diyos. Kaya dapat tayong maging matalino. Hindi dapat maging hangal. Tinitignan ko nga kagabi kung anong mga conversative ang salita sa hangal. Meron pala harap. Meron masamang salita. Lumuluko. Meron gago. Pero ang pinakamaganda kong nakitang salita ay uto-uto. Sabi mo nga, uto-uto. Yun ang magandang salita, uto-uto. Sabi mo nga, uto-uto. Di ba yung taong uto-uto? Unang-una, ano ang katangin ng taong uto-uto? O hangal? Yung masama, patuloy niyang ginagawa. Pangalawa, nag-desisyon siya ng galit. May pangulo at hindi man lang nagdarasal bago humakpa, bago magdesisyon. Pangatlo, ang katangian ng isang taong uto-uto, gawa ng gawa, hindi niya alam ang darating sa pagdating ng katapusan. Pangapat, ang taong uto-uto naniniwala sa taong sinungaling. Ang taong uto-uto walang inisip kundi ang kanyang sarili. Sa unang pagbasa, pinapahayag ang karunungan na tayong bawat isa'y maging marunong. Sa ikalawang pagbasa, buhay sa kabila. Kaya dapat tayo maging handa, huwag tayo maging uto-uto. Ano ang binibigay sa atin ngayon na paalaala ng isang taong marunong at patalino? Unang-una, to be a reliable provider. Bakit? Hindi naman lahat aking alam. Hindi naman lahat meron tayo. Makapagbibigay tayo. Makapaghihit tayo. Makapagdagabay tayo sa ating kapwa ng abot ng ating makakaya. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, patience and perseverance. Sabi mo, patience and perseverance. Patience. Laging magpasensya. Laging magpursige at magbunyagin. Bakit? Maraming tao ang malilimuti. Tanong mo nga sa inyo dami, may Alzheimer ka na ba? Minsan nalilimutan natin ang mga dapat at di dapat. Maraming tao ang umaasa sa atin na pagkatapos ng lahat, magkakamit sila ng kapasensyahan at kapatawaran. Maraming tao hindi ng langis ng ating oras, ng ating talino at ng ating yaman. Pero sinasabi natin, we have to really persevere in faithfulness, in loving, and giving charity to our neighbor. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. At pato, we strive to be in God's kingdom, the life after death. Na sa buhay natin ito, pagkatapos, haharap tayo sa Diyos. Kaya sa Ebanghelyo, binigay ang anak, wedding feast. Ano ibig sabihin? The spiritual banquet in God, in heaven. Ibigay pa rin yung lalaking iniintay ng 10 dalaga. Sino ba yung 10 dalaga? Yun yung 5 matalino at 5 hangal. Sino ang iniintay? Yung lalaking kakasal. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus ang kanilang iniinta. Tayong bawat isa, aking mga kapatid, magandang tandaan, San Martin, pinaghandaan niya ang kanyang pagharap sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa paglilingkod. Lalo na sa mahihirap. Pinangalagaan niya ang kanyang kaluluwa. Sapagkat alam niya, pagkatapos ng lahat,
siya'y muling mabubuhay. Kaya nakita ninyo sa Martin, bisperas ng Nobyembre a uno, nagbihis siya ng maganda bilang hermano. Kasi nga, napakadumi niya. Kasi asay niya sa kusina, naghugas ng plato, nagpakain ng mga hayop, at higit sa lahat, servidor at servidoro ng mga among niyang mga religyosong Dominikano. Bisperas ng Nobyembre a uno, nagbihis siya ng maganda. Sabi ng kanyang mga kasama, wow, San Martin, ganda naman ang bihis mo, pati buhok mo, ayos na ayos. Hindi man lang halata na ang anay mo'y isang African Negro. Ang ganda ng suot niya, ang ganda ng mukha niya, ang ganda ng tindig niya. Alam mo, isa na ang sagot ni San Martin. Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba alam na paglipas ng tatlong araw, kukunin ako ng Panginoon? Hindi niyo ba alam pagkatapos ng tatlong araw, ako'y pupunta na sa Panginoon? Talagang pinaghandaan niya. Sana rin tayong bawat isa. Pag dumating ang ganyan, masabi natin sa lahat, hindi niyo ba alam, pupunta na ako sa Panginoon. Ibig sabihin naman, nagawa niya ang lahat-lahat ng kanya, ng siya'y nabubuhay. Naging successful siya. Lumago siya araw-araw sa buhay. At hinakap niya ng buong husay ang paglilingkod sa Panginoon. San Martin, ipanalangin mo ang bawat isa naming parokyano. San Martin, gabayan mo sila. San Martin, ipamakita mo sila. Nawa, maraming maging tagasunod mo na naglilingkod na walang nakikita kundi ikaw. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasamo sa palataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may nawa ng langit at lupa. Sumasamo sa palataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang-tao siya at walang Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ng Birhen, ipinapakasakit ito sa Pilato, pinakot sa krus, namatay, inibig. Nanawag sa kuro ng mga yumaan. Ang may tatlong araw, kabuhay na mag-uwi. Kumakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ba muna para dito ang lukong sa nakabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na sumbang katolik ka. Sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Binanya kong lumuhod ang lahat sa pakikisa natin sa litania kasama ng San Martin.